sobrang sarap. Alam mo yung hindi siya ganun katamis na cake, yung hindi ka maumay. Ito, pwede mo itong kainin everyday kasi hindi siya ganun katamis. Hindi ka maumay. Mm. Kita mo siya? Yan yung slice niya. Para siyang brownie. Hello guys! Welcome back again to my channel. This is PJ Jacob and you're watching PJ Jacob Vlog. Okay, for today, kasi dahil nalalapit na ang Christmas Day, parang mga 23 days to go, Pasko na, bilis, diba? So, alam ko lahat tayo ay busy sa preparation sa mga Christmas party at nag-isip na tayo ng mga pwede nating ihanda on the Christmas Day itself, sa Noche Buena. So, naisip ko na gumawa tayo ng mga recipes na pwede nating i-prepare on this special occasion. So, isa doon, ay gagawa tayo ng special chocolate cake. Pero dahil hindi lahat ay mayroong available na oven, ang gagawin natin ay ang no-bake chocolate cake. So medyo excited na ako for this recipe. Excited na din ba kayo? Sulat nyo na yung mga ingredients ko at simulan na natin magluto. Okay, ang mga ingredients natin para sa ating no-bake chocolate cake ay ang mga sumusunod. Butter, chocolate, okay. Ang ginamit ko dito, dark chocolate. Tapos, kahit anong brand na prefer nyo, okay lang yan. Chopped walnuts. 1 cup of brown sugar. 1 cup of dark cocoa powder. Cream. And then, biscuits. Okay, ang ginamit ko dito, digestive biscuits. Tapos, pinutol ko lang siya into small pieces. Pwede rin kayo gumamit ng Belvita biscuits, Ritz biscuits, yung Fita, or yung Graham crackers, pwede rin Broas. Nasa sa inyo na yan kung anong prefer nyo yung biscuit. So, mas maganda mag-experiment kayo tapos inform nyo sa akin kung ano yung kalalabasan. Pero for sure, pares lang ng magiging result. So, simulan na natin magluto. Nakalimutan ko pala include, gagamitin tayo ng isang 1 cup of water. Okay, so simulan natin gawin ang ating no-bake chocolate cake. Okay, so meron ako dito isang saucepan. Tapos, lagay mo lang yung brown sugar. 1 cup brown of sugar. Tapos, 1 cup of cocoa powder. Tapos, haluin mo lang to na maigi. And then, ilagay mo na yung iyong 1 cup of water. Tapos, isimir lang natin to ng mga 10 minutes, 7 to 10 minutes hanggang mag-well incorporate yung ating chocolate mixture. So, haluin lang natin yan. Tapos, hintayin lang natin siyang mag-incorporate ng mabuti. So, ito mga guys, nakikita nyo na well incorporated na yung ating chocolate mixture. Habang nag-simmer yan, maglagay ka ng isang stick ng butter. Tapos, hayaan mo lang siyang mag-melt. Diyan. Para maging creamy and smooth yung ating chocolate mixture. And then, pwede mo na din lagay yung isang pack ng all-purpose cream. Simutin mo. Kailangan walang matira sa pa kasi sobrang mahal na mga bilihin ngayon. So after that, hintayin lang natin na mag-mix thoroughly yung ating butter and cream with our chocolate mixture. And then, ready na ito. So balikan na lang natin siya kapag well incorporated na siya ulit. So ito guys, nakikita nyo na nag-well incorporate na yung ating butter at cream sa ating chocolate mixture. So, ready na ito. So, ang gagawin natin is isi-set aside lang natin ito and then ready na tayong gawin ng ating chocolate ganache. Para sa ating ganache, okay, ang mas simple lang itong gawin. Kailangan lang natin ng cream. Isimmer lang natin yung cream.
sa pinakamahinang apoy, or you can do it using in a microwave kung meron naman kayo. So ako wala akong microwave, so ang gagawin ko, si-simmer ko lang tong cream na nang mahina lang. Ginamit ko 2 packs. So depende sa inyo kung gaano karami ang gagawin nyo, ganun din karami yung cream nyo. So gumamit ako ng 2 packs of all-purpose cream for our ganache. Okay, and then lagay mo na yung dark chocolate. So yung cake na gagawin ko kasi dark chocolate siya. And then may naisip ako, meron pa daw akong Hershey's chocolate syrup dito, dadagdagan ko na rin para mas maging chocolate siya. Mabilis lang yan kasi mabilis lang matunaw ang ating chocolate. Meron akong chocolate Hershey syrup. Lalagyan ko na rin siya. Para mas chocolatier. Diba? Yan. Right? And then, pag nakita mo na ganyan na yung cream, pwede mo na patayin yan. And pabayaan mo na lang yung heat ng cream ang tumunaw sa yung chocolate. So, balikan natin yan. Papakita ko sa inyo pag natunaw na yung ating ganache. So, ito mga guys. Natutunaw na yung ating chocolate sa ating cream. So, nahalo ko na siya na mabuti. So, continually mix it lang hanggang maging well incorporated yung ating chocolate sa ating ganache. Tapos, kapag okay na siya, katulad nito, ready na tayong assemble ang ating no-bake oven. No-bake chocolate cake. So, simulan natin i-assemble ng ating cake. Sa isang malaking saucepan, ilagay mo lang yung biscuit. At ang iyong walnuts. Yung sa walnut, magtira ka ng konti para sa garnishing mo mamaya sa ibabaw. Tapos, haluin mo lang to nang maigi. Kapag nahalo mo na to ng maigi, ang gagawin mong ilalagay mong susunod ay ang chocolate mixture nyo. Itong chocolate mixture, dahan-dahan lang yung paglagay. Kapag nakapaglagay ka ng ganyang konti, haluin mo siya ulit. Hindi siya isang bagsakan na lagay ng chocolate. So, tuloy mo lang tong process na to hanggang sa lahat ng biscuit ay makover totally ng chocolate syrup. Yung kung napansin nyo, parang iba na yung camera ginagamit ko. So, try kong maggawa ng cooking vlog using the GoPro. So, tingnan natin kung ano yung kalalabasan niya, kung maganda pa siyang gamitin for cooking vlog. Tapos, lagay natin ulit yung ibang chocolate syrup. Lagay ko na lahat. Mix mo lang siya totally hanggang lahat ng biscuit ay makover ng chocolate at maabsorb nila yung ating chocolate mixture. So madali lang siyang gawin. Kayang-kaya niyo gawin to together with your kids. Lalo na ngayon pandemic, so mas may time tayo para maggawa ng mga recipes together with our kids, diba? So, balikan natin to kapag ready na akong i-assemble. So, yan, ganyan lang. Ready na tayong i-assemble ang ating cake. Okay, so, ready na tayong i-assemble ang ating chocolate cake.
So meron ako ditong dish tray na bilog. Ito yung gagamitin ko. So ang unang gagawin natin is i-transfer natin itong ating biscuit na na-totally soaked na with our chocolate mixture. Lagyan mo lang yan. Tapos i-flat mo lang siya. Flat mo lang. Hanggang makover niya yung buong ilalim. So parang gumagawa ka lang din ng mango float, graham cake. Ano lang to, layer by layer lang din. So, ito muna yung ating biscuit chocolate mixture. And then after, make sure na pantay yung pag-flat mo. Okay. And then, after nyan, is ilagay na natin ang ating chocolate ganache. Tapos flat mo din yung chocolate ganache, spread mo lang din. And then, lagay mo yung the rest ng iyong chocolate biscuit mixture sa ibabaw. Pusin natin kasi sayang. Sayang to. Okay. And then, flat mo ulit. Kapag na, oops, medyo lumalabas siya dito. So, be careful. Sayang. Okay. And then, what you're going to do next is you're going to pour the rest of your chocolate ganache over your chocolate cake. Yung chocolate ganache na yan, yung mas tira-tira dyan sa pan yan, yung masarap simutin. Diba? Kung may biscuit ka lang, dip mo na dyan. Sobrang sarap na yan. Tapos spread mo lang ng maayos yung iyong chocolate ganache ulit. All over your cake. Pwede kayo maggamit tayo ng spoon dito para maayos natin ng mabuti. So, hindi ako ganun kagaling mag-decorate ng cake. So, pwede nyo ito lagyan ng fresh slice ng strawberry or whatever. Marshmallows na color white, pwede din. Nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyong idagdag sa inyong cake. And then, sa ibabaw, ay sprinkle mo na yung iyong remaining walnuts. Yan, be generous. Kasi, kayo naman din ang kakain yan, di ba? So, be generous with your walnuts. So, basically, that's it. Ito na yun. Ito na yung ating chocolate cake. No oven chocolate cake.
So lalagay lang natin ito sa ating refrigerator for minimum 4 hours or overnight para mas mag-set siya ng mas maganda. Okay? So balikan natin ito. Lalagay ko muna ito sa ating refrigerator for 4 hours. Then try na natin siyang tikman mamaya. Hello guys, so ito na po yung ating finished product ng ating no-bake chocolate cake. So ready na tayong tikman natin. So mga friends, mga guys, so ready na tayong tikman ng ating no-bake chocolate cake. So slice na natin siya. Okay, slicer dito. Slice it. So medyo 2 hours ko lang hinintay yung nilagay ito sa ref, pero mas maganda kung over nito para mas mag-set siya na mas mabuti. And then kunin mo siya ganyan. And then lagay mo siya dito. So ito na yung ating chocolate cake. Pero medyo nakita nyo pero malapsa pa siya. Kasi 2 hours pa lang siyang nasa ref. Pero gutom na ako. Gusto ko na siyang tikman. Kaya, kinuha ko na. So, if I were you, mas maganda kong overnight to. Mas mag-set ng maganda yung ating cake. Pero tikman na natin. Ito siya. Sobrang sarap. Alam mo yung hindi siya ganun katamis na cake. Yung hindi ka maumay. Ito pwede mo itong kainin everyday. Kasi hindi siya ganun katamis. Hindi ka maumay. Kita mo siya. Yan yung slice niya. Para siyang brownie na cake na sobrang moist, na sobrang chocolate yung lasa. Pana, pag niready mo to, pre-prepare mo to during your Christmas party, panalong panalo ka, sure na magugustuhan to ng mga kids nyo, ng relatives nyo, kung may mga family reunion kayo. At pwede nyo rin itong gawing negosyo. Lalo na ngayon, pwede nyo itong pamigay as giveaway, negosyo para extra kita, lalo na kasi pandemic ngayon. So there you go. I hope you like my simple recipe, my no-bake chocolate cake. Panalo to. So I want you to try it in your home. Okay? So if you like my video for today, so please kindly share, like, and subscribe my channel. Don't forget. Okay? And see you on my next video. God bless and have a great day.